Magandang araw, Isabelonian, lalo na sa ating mapagmahal na ina ng paaralan, Ginang Eliodora B. Vergara, sa makisig at pinagpipitaga ng pandistritong tagamasid ng mga pampublikong paaralan, Ginoong Paulo T. Adorio. Magandang araw po sa mga dalugguro ng Isabelo, lalo't higit kay Ma'am Sera at kay Ma'am Navara. Sa kapwa ko mga guro, muli, magandang araw po. Magandang araw mga magulang. Magandang araw mga bata. Ako nga po pala si Gurong Ella, ang inyong kwentista ngayon mula sa ika-apat na baitang. Nakakita na ba kayo ng elepante? Sige nga mga bata, ikomento po ang inyong sagot sa ibaba. Maghihintay ako ng inyong mga kasagutan. Ayan, marami na palang nakakita ng elepante. E ano naman ang napapansin ninyo sa elepante? Muli po mga bata, pwede rin ang mga magulang at kapwa ko guro. Ikomento ang inyong sagot sa ibaba. Tama! Tama ang inyong mga kasagutan. Mayroong malapad na tainga ito. At mayroon din itong mahabang ilong. Ngayong araw, ang ating kuwento ay tungkol sa isang elepante. Handa na ba kayong makinig? Sige, simulan na natin! Bakit mahaba ang ilong ng elepante? Ito ay isinalaysay ni Norman Eliana at iginuhit ni Elmer Blanco. Noong unang panahon pa man ay kilala na ang elepante dahil sa natatanging lakas, kabutihan at pagiging matulungin. Maikli pa ang ilong niya noon. Sa gubat na tirahan ay kasama ng elepante ang iba't ibang uri ng hayop. Isa sa iniiwasan nila ay ang buwaya, dahil salbahe ito. Isang araw ay masayang naglalaro ang elepante, ang usa, ang tupa, at ang palaka. Dahil sa tawanan nila, ay nagising ang buwaya. Galit ang buwaya dahil naisorbo ang tulog nito. Agad namang humingi ng paumanhin sa buwaya ang palaka. Sa halip na tanggapin ang paghingi ng paumanhin ng palaka, ay biglang ngumanga ang buwaya. Sasagpangin nito ang palaka. Agad sumaklolo ang elepante sa kaibigan. Itinulak niya to palayo. Pero ang ilong naman niya ang nahagip ng mga ipin ng buwaya. Hinila ng elepante ang ilong niya. Madiin naman itong kinagat ng buwaya. Naghilahan sila ng naghilahan, hanggang sa mapungi ang buwaya. Hindi na nabalik sa dati ang ilong ng elepante. Ngayon, dahil mahaba na ito, ay nagagamit na niya sa pagbuhat ng mga bagay-bagay. Isang araw, isang matanda ang
nakita ng elepante. Pilit inaabot ng matanda ang hinog na mangga. Pero hindi ito maabot. Inabot ng elepante ang hinog na mangga sa pamamagitan ng ilong. Tuwang-tuwang hinimas ng matanda ang ilong ng elepante. Nahiling ng elepante na sana ay manatiling mahaba ang ilong para makatulong sa iba. Pinagbigyan ng dakilang lumikha ang kanyang hiling. Nagpasalamat ang elepante sa buhaya dahil nadagdagan ang silbi ng ilong niya. Napahiya ang buhaya sa kabaitan ng elepante. Mula noon ay naging mabait na rin ang buhaya sa elepante. O hayan mga bata! Tapos na ang ating kwento. Pero bago magpaalam si Gurong Ella, ako'y may katanungan sa inyo. Anong hayop sa kwento ang kumagat sa ilong ng elepante? Sige mga bata, muli! Isulat ang inyong sagot sa ibaba. Tama! Tama ang inyong mga kwento! Buaya! Eh bakit daw naging mahaba ang ilong ni elepante? Muli mga bata! Pwede rin mga magulang at kapwa ko mga guro. Ikomento ang inyong sagot sa ibaba! Mahusay mga bata! Nagbabasa ako ng inyong mga sagot. Ang ilan ang sabi, kinagat ni buhaya. Hinila ng hinila habang kagat ni buhaya. Magaling! Napakahusay ng inyong mga sagot. Tama ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman, alamin natin ang aral ng kwento. Ano nga ba ang napulot niyong aral? Muli po, ikomento ito sa ibaba. Ayan, marami na akong nababasang aral. O sige na nga po, bago ako magpaalam ng tuluyan, hayaan ninyong iwanan ko sa inyo ang napulot kong aral sa kuwento. Lahat tayo, kayo man o magulang nyo ay kailangang maging katulad ni elepante. Maging katulad ni elepante ang maging matulungin at mabait sa kapwa. Paalam na sa inyo mga bata, magulang at kapwa guro. Hanggang sa muli!